Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan, nakikita nyo naman my dress. Ito po ang native dress ng Kaulo Tribe. Mostly po, ang Kaulo Tribe ay nasa Kaulo is means to say, sabi daw nila is top. So naninirahan sila sa top of the mountain. Mostly sa mga lugar ng Davao Occidental. So noon ay Davao del Sur, ngayon ay Davao Occidental. So ito po ang native dress, sinusuot lang po ito sa mga may mga special na occasion tulad ng mga kasal, mga special gathering, parade. So sabi ng aking lola, so ito daw po ang susuotin nila kapag may mga ganyang occasion. So sisilipin natin at ipapakita natin ang native dress ng Kaulo Tribe. Ayan na yung headdress ng Kaulo Tribe at saka necklace niya. Ito, may dalawang headdress dito na pinahiram sa amin ng aming lola na si Lola Masdi-ay. Siya yung original na nakatira dito at naiwan dito sa aming lugar. So, itong isang necklace na to, and may suklay siya made of wood, I think. So, yan. And then, yung mga beads niya, yung pagka-details, pagkagawa. Tapos, itong yung other design ng headdress. So, medyo sira na siya kasi dapat parang may suklay yun dyan siya sa likod. And then, ito ay necklace. So, patong-patong siya, nilalagay siya. So, ayan. So, meron siyang lock dito. So, nilalock yan siya pag sinuot. So, may mga buttons. And saka, itong mga beads, combination siya ng colors. Meron siyang red, meron siyang white, meron siyang black. Tapos, ito na po ang other na necklace siya. So, very details ang paggagawa. Siguro masyadong mahirap paggagawa niya. So, ito, ibang design naman. Oh. Tingnan nyo yung paggagawa. So, flat. Tapos, dito is iba din. Sa dulo, meron siyang tawag nito, kiling-kiling. So, meron siyang may mga yan. May sounds yan siya pag nagagalaw. Para siyang bell. So, ayan. Headdress and necklace nililagay sa babae. So, ito yung upper dress ng babae. Meron siyang mga design na nilagay dyan. So, different design ang nilagay. Itong damit na ito, sabi ng aming kaninunuan, yung sila o lamas di ay tinanong namin siya. Ito daw ay modern design na. So, makabagong design na ito kasi ibang design daw yung sa kanila noon. Yung sinuot niya kanina, papakita ko kanina sinuot niya. So, ayan siya. Meron siyang mga beads din. Yan. So, meron siyang ganito. Hindi ko alam kung ano yan. Tapos, may mga cross stitch or cross or yung mga design. Ayan, very, ano yan, mahirap gawin kasi paisa-isahin mo yung tahiin. So, ito yung modern na sinuot nila. Or yung modern dress ng Kaulo Tribe. So, not only the Kaulo Tribe, meron ding mga other tribe na sumusuot nito. Like yung mga Bilaan, yung mga Madaya, yung sa Dabawenyo. So, may nakikita akong ganito din na sinusuot nila. Mostly very colorful ang at saka yung details ng dress. So, ito yung sa back, yung sa likod ng dress ng babae. So, ito yung design niya. So, mula sa dito banda hanggang doon sa dulo ay tingnan mo naman yung pagkatahi at saka pagkaburda at saka yung mga nilalagay dyan. So, isa-isa yan nilalagay dyan at tinatahi. Ayan, kagaya nyan. Oh. Saka itong at saka yung mga ganyan. Ito naman yung lower, yung salawal, kumbaga yung lower ng babae na sinusuot. Para siyang malong talaga siya yan. So, ito na yung pang lower nila. Tapos, may mga processing or yung pang paano nila gagawin ito kung paano nila isusuot sa kanilang lower part. Yan, maganda din ang tela. Ito parang cotton na siya na tela, parang batik and cotton. So, yung design lang at saka yung mga, ito may pa-heart shape. Kasi ito yung modern na ngayon na design. So, yung iba noon ay may mga, yung original talaga sabi ng aming lola ay mga beads pa yung mga nila. So, ngayon, pwede na siyang mga ganito, yung cotton na tela. Unsaon pag ano ina unsaon pag suot anang sinina sa na, kaulo. Puno pag suot ko no. Yan na sabi iyan yan. Ah dili mag demonstrate ka ba kay i-video man ta. Halimbawa,
May nini, may nini, may nan. Oh. Oh, pagsutan. Hubuas ang imuhang patadyong. Dili ba ka ng unsaon pagsuot? Tama na siya. Dili tanggalo sa kuni. Niya si tao. O sige. Tama na na. Tama na na. Ah, explain mo la ba? Kani diri, tapos kani diri ana. Ang kanang ing ana laon sa man kanang pangkasal na siya nga. Pangkasal na siya nga gamit. Kanang mga ing ana ba nga suoton? Oo. Ayaw na naman ang native dress ng panlalaki. So, ito naman ay bata siya, pambata. So, ito ang headdress niya. Headdress, ito ay galing sa aking pamangkin, pinahiram para isuot niya. Made of abaka. Tapos, ito may ano siya. May necklace. Beads din siya. Tapos, yung upper. And then, yung lower. So, made of abaka lang siya. So, tingnan mo yung tela. At saka yung pagkahabi. Yan. May mga color. May mga ano siya. Kulay na nilagay. So, ayan siya. Oh. Kabuuan ng batang lalaki. And, hindi ako nakahiram ng pang lower, pang upper lang ang napahiram sa akin ng aming pinsan na si Kapitana. So ayan, ito yung panlalaki niya. Ang panlalaki pala na Kaulo Tribe, made of abaka. Sabi nila abaka daw. Ito, tingnan mo naman yung mga pagkagawa. Oh. So ayan, pinaisa-isa yan nila ng tahi. Tapos ito sa loob. Nilagyan nila ng ito, silk ba yan? It's made of abaka and pinya. So yan yung made of. Ang original nito, sabi naman ng nagtanong-tanong ako kanina sa aming lola, meron daw original nito na jacket made of beads naman. So yun may mga klase-klase naman silang pang upper na mga lalaki. So merong mga design na may mga beads, may mga design din na made of abaka and pinya. So walang available ngayon. So ito lang po yung nahiram ko. So may mga picture naman kanina, nag-pictorial kami kanina. Ayan ang headdress ng panlalaki sa Kaulo Tribe. So parang ano siya, triangle siya. Ayan. So may mga tahi siya dito, oh, yung sa dulo. Hiniram lang din namin ito sa aming pinsan na si Kapitana. So nagpatulong ako kanina sa aming lola na kung paano siya gawin or paano siya ikabit sa ulo na part, kasi may mga fold siya na hindi ko alam kung paano i-fold para magka siya doon sa ulo. Tapos sa dulo meron siyang design na mga beads din. And then tingnan mo naman yung mga tahi-tahi niyo. So masyado medikuloso ang magpagkatay. Tapos ito, necklace or quintas, panlalaki din. So ito yung other accessory ng lalaki ng Kaulo Tribe. So ito naman sa aking uncle, pinahiram niya sa akin si Uncle Modesto. So ayan siya. Meron din siya dito sa dulo ng mga kiling-kiling, you know? Yung parang tumutunog-tunog. So medyo makapal siya noong pagkatahi. So ayan, so meron siyang mga combination, mga color combination, may red, yellow, black, yan, white, yan. Ito yung accessory necklace ng mga panlalaki. Ito yung headdress, tapos ito yung necklace. Kani John ikot. Ano John ipag kani siya gawas. Oh, kana. Ang kani siyang video niya. Di man pwede ni kani. Ayan ta ura di ulo mo. Mm, kay magpa-picture mi bang. Oh, ari ka. Mm. Gay ka na. Ay, hindi na. Kiningaw-ngaw ako doon ba? Ay, guys, hindi ako nun malikit ko. Sa kanumang pangulong bau. La, tingtang ko ito ka nakla ba? Pasuot ko sa ito iso. Ah, yakun, kuan, tagbik daw. Di, tusulay ang kaulo ko nun. Kaya lagi, bakit, hindi ang pwede. Katagbik isa ahon. Ay, ano din nga, John, tanawa, John. Oh. Wadi siya ikot, no? Ikot na siya ikot. Unay niya pagkuan siya, wak may mamakabot. Dapat nabot na siya dire. Ah.
Ani da sinanan da olo. Teacher man olo. Oh, interong ini. So ay matanan do, ay matanan do. Ya, ko dun subok man. Subok matanan niya. Ano sa bakong pizza, baka kuwan man wala. Ipagawas ba ang dalunggan la? Oo. Oh, oh. Ah, dili siya tabunan. Dili man. May tabunan. Ako makadurog. Hmm. Na, sa bakuwan naman, oo ba? Ah, anak. Oo. Si Jun, i-ano ko. Kailangan ka lang. Ay, oo, oh, okay na. Sige, ano, ipatoy ko sa'yo. Para, ano, tanaw na mo. Yan. Yes. Okay na. So ito ibang set ito ng panlalak, pambabae pala na upper part and saka lower part and saka mga accessories nito courtesy of our pinsan Analiza Real Analiza Bagan Rillo. So titingnan natin at sisilipin natin yung kanyang design. So ibang ano naman to, other design. Yung kanina kay sa aming lola ay kay Lola Masdi-ay Bagan. So ito naman ay ibang design din. So ito yung pang lower ng pambabae made of I think abaka kasi yung pagkahabi niya iba. Ayan yung mga color combination niya din iba at saka malaki to no na fold lang siya. So ito yung pang ibaba ng pambabae. Ito na yung hiniram namin kay Kapitana sa aming pinsan. So very expensive. I think very expensive po ito na Kaolo Tribe. Kasi tingnan mo naman yung details at saka yung mga beads na kinabit. Sabi din ng aming lola kanina, ito dong beads na ito ay parang matagal na siya na beads. Hindi siya yung kagaya ngayon na luma at saka mamahaling beads na nilagay dito. So ang pagkatahin nito ay masyadong dikit-dikit at saka may mga design siya at saka halos may mga ano siya o may mga detalye tapos dito subdikit tapos yung ito yung sa gilid niya. Ayan. Tingnan mo naman yung sa likod ng kanyang dress sa pagkatahin nila. So puro ano yan, puro knot na tahi saka dito sa labas. Tapos nilagyan nila dito sa dulo ng yung hindi ko alam yung mga tawag dito bell bato or kiling-kiling. So ayan yung tumutunog. Pag sinusuot mo to, tapos pag sumasayaw sila, masyadong matunog ito at saka attractive sa mga manonood. So parang jacket siya o ayan. Jacket siya. Ito talaga ang pinakamahal na nakita ko I think kasi yung tela, yung design, yung pagkatahe. Ayan. Ayan oy, fo-focus ko ha. So ayan, grabe. So pinahiram lang ito ng aming pinsan kasi sabi ko gusto ko makita yung mga Kaolo Tribe na mga costume, mga national costume namin noon. So sinusuot lang daw ito tuwing may mga special occasion like weddings, yung mga meetings with the governor, meeting with the special VIP person, very important person sa mga may mga parade kasama yung mga local na mga tao noon. So ito yung sino-show, parang showcasing nila ang kanilang mga dress na sinusuot noon. Saludo ako sa gumawa nito dahil alam mo, masyado siguro, ilang buwan siguro niya ito ginawa. Kasi ito regalo lang daw sa kanya. Regalo lang sa aking pinsan mula sa isang mga tribo dito na Kaolo Tribe. Tapos niregalo lang daw sa kanya. So, ayan. Mga ninuno namin na mga dito sa Davao, Occidental. So, ayan. Masyadong maraming beads ang nakatahi, oh. Ilang buwan or siguro taon niya to ito ginawa. Ayan, ito na yung mga accessories ng yung galing kay Kapitana. So, itong accessories na ito yung kanina ay may ano siya, headdress naman siya, may kasamang suklay, made of wood. So, ayan. Tapos, ito naman yung headdress niya, parang round siya, isasabit na lang yan sa ulo mo. So, bilog po siya, sasabit na lang. Kasi itong isang to, isusok-sok to siya sa buhok. So sa likuran ng buhok niya or sa gitna. And then meron, mas maganda po dito ay meron siyang earrings. Ayan, may earring siya, ang ganda.
So ito yung dalawang earrings niya na nakasama dito sa isang costume mula galing kay Kapitana, at saka meron din siyang bracelet. So ito din necklace, meron siyang necklace dito, yan, puro beads din, at saka yung headdress na pabilog. Yan, so ilalagay niya na lang yan sa ulo niya. So makikita, meron siyang sa front, meron din siya sa likuran. So ayan, tingnan mo naman yung pagkagawa din, oh. Masyado ding matrabaho. Tapos meron siyang, ito maganda, may ano siya, may earrings. Tapos yan ay yung headdress kanina. So ito po ang accessories na isusuot mo kasama doon sa nakita na pakita ko kanina na masyadong detalyado. So wala akong masyadong alam sa mga simbolo, kung anong ba ang mga simbolo nito, mga headdress na to at saka yung mga beads kanina, kasi pinahiram lang sa akin ang mga costume ito kasi para maipakita ko din sa inyo kung ano ang mga kagamitan dito at saka national costume ng Kaolo Tribe. Sige na, interview dito si Lola. Kanang ano ba, i-appin lang to sa vlog. Pila na yung edad? 65. 65 nakala? 60, ano ba na? 65. Kanang sinina ba ngayon na laba? Asa man na siya ginagamit? Uy, ano po daw? Uy? Sa ginaway. Kanang sa mga kasal-kasal, pwede siya. Sa ginaway doon sa nitibo, sa Marita. Ah, ang sa ginaway? Ginawa, mga araw. Ah, ka ng mga sayaw-sayaw. Nag-araw. Mga araw. Ah, ka ng mga parade-parade. Kani siya kay Anunciano, kanang kung saan yan, kanang handmade yun siya. Kanang kinamay ba? Kinamagi. Kung saan yung simbuloan ni na? Huh? Ay, yung simbuloan eh. Pulintas lang. Kani di siya, kung saan mani, kanang buhok-buhok. Bangs. Sublay. Ay, sublay ni siya? Sublay, mani, sublay. Ay, sudlay man din siya. Oh, kanang kwan. Tagpila man lang sudlay la. Mas ganyan to, 5 mil man na. 5 mil na siya? 5 mil na. Hala, kamahal po daan na. 5,000 lang. 5,000 sudlay lang la. Oh, ato bang po doy? Si Doko-Doko. Ay, kanyang ala. Talungay, ano mo? Talungay ko yung lawas mo. Ang naalagay mga yung ano, puro beads. Kikin sa man to, kay Ate Ila ito. Naasa ko sa taas, pero di kaya insakto sila kay... Patanawa daw to na, ipa-videohan lang na to. Putang tingnan ko no? Oo, pag... Dili, ayaw lang suoto ni Sally, ato lang tanawon. O, videohan lang na to. Nagita ka itong babae ganiya? Oo. Tinga to. Ah, okay na di ha, okay, hayag man o. Ay, kana siya, pila naman na siya katuig la? Kani? Oo. Bala pulo ni... Ah, sobra na siya na pulo. Mga sobra 20. Ay, sobra 20. Isukat daw na. Naku, ganito na ako. Kung mahal na adlaw. Kana mga mahal na araw. Maklautaw, mga miyon. Ah. Pang-digayin. Gobernado. Hanaka, oy. Walang taong po mag-gatong isa babae kaniya. Pare-parehara. Dili na may anak katinda, yung anak po katinda yata, pero yung ano siya nga color. Anya, upo na kainda yan. Inday toti ba? Iba. Ha? Lahi. Sa'yo ko rin eh. Ay, ingon ani gyapon, pero na yung anak. Kiling-kiling. Dili ka ni, pares ni dili. Pero kula lang. Ano ba yun ako ni sa YouTube? Dugay, dili na ni maano. Special man na ba ang niyay? Di man niya naman siya niyan, iaon ako. Ah, oh ayan oh. Di ba mga background? Dili na naman ano yung background. Eh, naman na. Ayan oh. Sa uton din. Gusto niyo mo sa uton niyo? Sa uton din. Sige, sa uta daw. Uy! Sa pagluwas, bug! Diyaga mga kampo. Bug! Uy, uy. Gunta ka. Oh, mag sila mga kamang sila. Sorry, si Bakit. Yan. Diyan ako. La, ito po, ano ni siya, puro ni siya beads. Ayan, oh. Mga beads ba, kanang... Kanang bead, parehas ani, oh. Kanang bead, kanibong mana. O, yung ano lahi malagi na imuha? O, bong mana. Ha? Pial na bong, special. Ah! Bong. Kaya nga, murag nagtaka ko, mura siya ang lahi. Pure.
Ang kani siya, ano na ni siya, murag modern na, murag bag-o lang siya nga generation. Oh, bago yung ipon niya. Ay, bag-o, mga yan. Pero kani imuha, pure, mga 20 years na ni siya. Anong anong tawag sa ila? Bong. Ini ba ini? Bong. Kulong-kulong, parang kulong. Ano naman ay kulong-kulong? Design. Kulong-kulong, design. Sige. Ay, magkuhan, magtulo. Magtulo, sige lang. Dara o, dari o. Ginto o. So, asa, ay, ako man ang mahal. Tani o. Wala, gi-vlog na ako. Mas mahal ang lola. Mas mahal na, na la. Oh, na, tama na. O, oh, sige, tama na. Oh. Mas mahal ni kaysa kani. Mas mahal ni siya kaya nga no 20 years na siya tapos kani siya ano na talagsal talagsal. Ayan, ito po ang native dress ng kaulo dito po sa aming lugar. So, ayan, nakikita nyo naman yung sa kapatid ko at yung sa akin. Thank you for watching, guys. Till next vlog. And please don't forget to subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. And hit nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa aking susunod na vlog. Paalam. Thank you. Bye-bye. God bless.